Okay, so ito na po yung most awaited portion ninyo. Yung sampalin mo ko ng katotohanan portion. Okay, so bibilisan ko lang kasi maraming nagmamadaling umuwi kasi gusto nila umuwi sa bahay na pangit na walang makain. Kasi yung mga iFern, mga top earners, yung mga active dito, hindi nagmamadaling umuwi kasi mamaya kakain sila sa restaurant ng masarap. Mga pumapalakpak yung mga downline na hoping na ilibre sila ni upline. Alam na alam ko yung karakas nyo. Okay. English, pay attention! Mga mahihina sa English. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. No, si Madam, favorite niya ang sunrise saka sunset. Kaya gumigising kami ng maaga kahit saan kami magpunta. No, whether local or abroad, hinahabol namin yung sunrise, hinahabol namin yung sunset. The moment we arrive at the hotel or a resort, we ask saan, where is the sunrise? Where is the sunset? No, para alam namin, and then we check on Google what time early in the morning pupunta kami kung nasaan ang sunrise. Tapos nagpapaserve kami ng kape ron. Pag sunset naman, nagpapaserve kami ng wine, champagne, beer, no? Cocktail at sunset. So, sa Tagalog, ang pagkakataon para mabago ang buhay at yumaman ay parang pagsikat ng araw. Kung tulog ka, di mo matatanaw. Naintindihan nyo na? Okay? Pag-usapan pagyaman, lahat gusto. Pag-usapan negosyong malaki ang kita, lahat gusto. Pero pag sinabing may event, inaantok, tulog, busy, naglalaba. Meron akong kausap kanina. No, mga 1 month ago, kasama niya yung grupo ng mga uplines niya, kumuha ng Rolex. Isa siya sa hindi kumuha ng Rolex. Ang asawa niya, seaman. So, nangumusta ako dun sa grupo, kumusta? Nasa Cecil ba kayo? Ang sagot sa akin, naremata yung kotse namin, yung FB ko, na anong tawag nyo yun, na black na yung FB niya, kaya hindi daw siya masyadong makagalaw. Sabi ko, Eddie, wow, gamitin mo yung FB ng mister mo, FB ng mga anak mo, gumamit ka ng bagong FB, anak mayaman ka, di ka marunong mag-commute. Laka naman kotse dati, di ba? Dahil sa kapabayaan mo, nabatakan na kayo ng kotse, ano pang hinihintay mo? Mabatakan kayo ng bahay? No? Comfort zone kasi nila, yung mister nasa abroad, nagpapadala ng pera. Ang tanong, hanggang ilang taon pwede magtrabaho ang isang OFW at seaman sa ibang bansa? 20 years? 30 years? 100 years? Ang OFW at seaman tumatanda o hindi? Yung mga amo, nagpapalit ng mas batang empleyado o hindi? Yeah, kung meron kayong kapamilya, asawa, kapatid, anak na nagpapadala buwan-buwan ng pera, tandaan ninyo, hindi forever ang OFW at seaman. Yun ang nakakalungkot sa Pilipinas. 20, 30 years sa ibang bansa ang naipundar bahay. Nung bumalik na sa Pilipinas, kailangan nang ibenta ang bahay. Kasi wala nang perang parating buwan-buwan. Buti, sa iFern ay laging good morning. May pagkakataon na ikaw ay payamanin. Gising na at huwag palampasin. No, every event na ginagawa namin, no, nanggigising kami. Meron akong mga chat group na kasali ako. Parating sinasabi, sige pa sir, motivate nyo pa kami, inspire nyo pa kami. Tangina nyo. Hindi ko trabaho mang-inspire, mag-motivate. Kayo ang naghihirap, hindi ako. Kung hindi nyo kaya gisingin yung sarili nyo, ba't pa kayo nag-iFern?
Bumalik na kayo sa dati niyong kumpanya. Total, wala ka rin namang ginagawa sa iFern. At least dun, sikat ka. Sikat kang walang resulta. Dito sa iFern, hindi ka na nga kilala, wala ka pang resulta. Dun ka na lang. Di ka namin kailangan dito. Okay, be quick to identify and embrace opportunities that come your way. Apply nyo na. Ken and Rain, Marvin Kit, Buddy Cecil, Melanie Alex, Zach Lopez, Desla Serna. Apply nyo na sila. Nakikita nyo na yung resulta. Ba't ayaw nyo pang sumunod? Ba't kailangan pilitin pa? Ba't kailangan gisingin pa? Ba't kailangan tawagin pa? Kung noon pa lang ay tinanggap mo na ang chance to join iFern, kung dati pa lang nakinig ka na, kung sinunod mo ang mga tinuro sa iyo, tuloy-tuloy na sana ang paglaki ng iFern business mo. Malayo na sana ang narating mo. Isa ka na sa leaders na may malaking award or luxury car ngayon. Isa ka ng tunay na iFern millionaire sa cash. Okay? Sa iFern, pag sinabing multi-millionaire, yung mga nasa taas, meron silang cash na 5 million. Kahit na anong oras tanungin mo, may 5 million silang cash. Iba, ibahin mo si iFern. Hindi dito millionaires club, multi-millionaires club, tas walang kapera-pera. Okay? So business is continuous, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng humangad na mag-leveraging, wala ka pa nga nang nararating. Minsan ka palang makatungtong ng top, di gusto mo leverage na. Kumita ka lang ng 50, yung 30 pang boborakay mo na. Hindi pa panahon para magpahinga. Kung sari-sari store, bumenta ka ng 10,000 today, bukas sarado ba? Tama? Kung empleyado ka, nakuha mo yung bonus ngayon, next week hindi ka napapasok, papasok ka pa rin, di ba? Bakit yung iFern akala mo, pahinga ka agad? Pucha, kung ganun lang sana kabilis yumaman, di lahat ng tao sa Pilipinas na payaman ko na. Di ba? Di lahat sana ng kaka-member lang kahapon, no? Today, bumili na ulit ng kotse. No? Isang araw lang, member sa iFern, bukas mayaman na. 20 years mo nga tinis yung trabaho mo eh. Wala kang narating. Tapos gusto mo, 3 months lang sa iFern, mayaman ka na. Tandaan nyo, 2012, nagbukas si iFern. 2016, umpisa, magkaroon ng momentum. 140 million ang nilugi ni iFern bago magkaroon ng momentum in 2016. Hindi biro magpalaki ng kumpanya, pero worth it. Itong tandaan nyo, yung mga gusto magpa-motivate sa akin, gustong nag-PPM, sir, pa-motivate naman, sir, pa-inspire naman. Tang ina, enough na yung tumani talks, gawin mo lang. Di na kita kailangan i-PM. Di na tayo kailangan mag-chat na one-on-one. Tandaan! Kung gusto mo, walang makakapigil. Kung ayaw mo, walang makakapilit. Pero wala naman sigurong tao na ayaw yumaman. Sinong gusto maghirap dito, pwede nang umalis. Kasi tungkol sa pagpapayaman yung pinag-uusapan dito. Kung kontento ka na sa putangin ng mahirap na buhay, lumabas ka na. Soli ko sa iyo yung entrance fee mo. Kung feeling mo hindi sulit yung napakinggan mo today, balik yung pera mo, umuwi ka na. Maghirap ka na habang buhay. Kung yan ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Ang pinakaiba ng mga tamad sa mga taong nagtatagumpay. Yun lang. Dito sa iFern,
Simple lang. Tamad, saka ayaw makinig. Yun lang. Yun lang pinagkaiba. Ang mga tamad, umaasa sa malaking kita sa karampot na trabaho. Kulang sa gawa, pero umaasa sa biyaya. Ganito yung mga tamad sa iPhone. Putang ina, wala yata sila yata yung globe. Ba't walang pumapasok na 1-6? Tang ina. San ba malakas ang signal dito? Nag-repost naman ako nung post nung upline ko kahapon ah. Ba't wala pang ano, nag-PPM? Ba't wala pang nag-DDM? Nirepost ko naman lahat ng post ni Zach, nirepost ko naman. Lahat ng post ni Yulo, nirepost ko naman. Ba't wala pa rin? Nag-forward naman ako ng message ni Sir Tom sa chat group. Ba't walang nagpipayin sa kanila? Diba? Sino tinamaan dito? Alam ko hindi magtataas ng kamay yun. Kasi sinisisi niya upline. May depression yung upline ko. Dapat siyang kumausap, siya maglatag, siya magpayin, tapos encode niya sa pangalan ko. Upline ka, di ba? Gawin mong trabaho mo. Nagpayin ako, di ba? Pag nagpayin ako, di ba, ibig sabihin pag nagpayin ako, empleyado na kita. Di ba? Ikaw ang dapat maghanap ng prospect, i-PM, gumawa ng schedule, latagan, kunin yung pera, i-deliver yung product, tapos i-encode sa pangalan ko. Yun ang trabaho ng upline. Di ba? Kaya ako nagbayad sa iPhone para yumaman. Ba't magtatrabaho? Ano yun? Tawan-tawa. Ganun mga downlines mo, sir. Ang mga taong nagtatagumpay, hindi kontento sa trabahong basta-basta o minadali. Hindi sapat ang may narating lang. Dahil may mas malaking goals na gustong abutin. I'm sure meron dito nagsasabi, rami ng kotse ni Apsak, ba't bumili pa siya ng Ferrari? Pag akong merong perang ganyan kadami, hindi Ferrari bibilin ko. Bahay. Bahay yung bibilin ko. Kailangan i-secure ko yung future ng pamilya ko. Meron dyan, oh, yung 3.5 million na bahay, ang ganda na nun. 50,000 down, tas 15,000 monthly for 20 years. Ganda na nun. Nakaka-proud na yun. Diba? Ganon din yung binili nung kapitbahay nating Seaman. Yun din yung napundar nila after 20 years sa barko. Ibahin mo tong negosyong to. Kasi, tae na nga ang tingin ng tao sa networking. Scam ang tingin ng tao sa networking. Kaya kailangan patunayan natin na kumikita tayo ng malaki by buying kung ano ang mga binibili at hinahangaan ng mga mayayaman. Bakit 20 million tong relo ko? Ikaw, nakakabit ka ba dito o sa video ka lang? Ikaw ba yung nakakabit sa screen? Sige nga, focus mo nga to. Meron ba? Meron bang TV sa gilid? Sige nga, focus mo nga yan. Yan. Bakit 20 million yung relo ko? Bakit? Itanong mo. Bakit? Oo, kasi mas mahal siya sa Ferrari ni Zach. Diba? Kaya ito, ang bagong dream watch ni Zach. Sabi niya, sir, trade-in ko na yung Ferrari, kunin ko na yung relo mo. Rich people love expensive things. Ha? Louis Vuitton, Rolex, Mercedes-Benz, BMW, Mini Cooper, Lotus, Ferrari, Porsche. Ganun talaga. Pag mayaman ka, bibilin mo yung pinakamaganda. Pag mayaman ka, bibilin mo yung pinakamahal. Part yan ng sistema, kaya nire-respeto ang mga iFern leaders. Kaya ang mga million dollar club ng iFern,
proud na proud kaming ni Madam na ipakilala sa mga kaibigan namin. We are proud of them because we have created them in our likeness. Yung sapatos na suot ko, sir, paki-focus nga. Yan. Tawag dyan, Gucci, Balenciaga. Pareho kami ng sapatos ni Alexis Asuncion saka ni Marvin Casino. Oh. Diba? Kung anong narating namin, gusto namin, ganun din ang parating ng iFern Million Dollar Club. Kung anong meron kami, gusto namin, meron din sila. Kung anong naranasan namin, gusto namin, maranasan din nila. Kasi once natikman na nila yan, yan ang gusto nilang ibigay sa mga anak nila. At hindi sila titigil sa pagpapalaki ng negosyo nila. Tandaan nyo, kung nasa iFern kayo, negosyo ninyo ito. Ang apply nyo, hindi nyo sila amo. Kayo, hindi rin kayo amo ng apply ninyo. Magkakasosyo kayo sa trabaho, magtulungan kayong palakihin ang negosyo ninyo. Kaya merong iFern system kasi sistema na siya ng pagpapayaman. Okay? Step by step siya, nag-umpisa tayo sa Jordan. Nag-umpisa tayo sa Jordan. Yun yung pinaka-basic na mapapansin na kumikita ka sa bago mong negosyo. Kasi nung empleyado ka, kung wala pang 13-month bonus, wala kang Jordan. Kung may Jordan ka man, sa Green Hills galing. Hindi sa Jordan store or sa Nike store. First step pa lang yun. Kung yung first step pa lang, di nyo kayang sundan, guarantee ko sa inyo, wala kayong mararating sa iFern. Gusto nyo malaman kung ba't di kayo mayaman? Ha? Ito lang, oh. Pwedeng basahin natin to together with conviction, lalo na yung mga upline na bad trip sa mga downline nila. Pwedeng tumayo kayo, tapos on three, babasahin nyo together. To video nyo to ha, masaya to. Teka, kukunin ko rin yung phone ko. Pag sinabi ko three, saka kayo umpisa magbasa ha. One, two, three. Yeah! Isa pa! Yun. And I thank you. Stop wasting opportunities. Sa iFern, it's never too late. Grab the opportunity now. Yung mga miyembro na gumalaw na. Yung mga nakatikim na ng top D, ituloy-tuloy na. Yung mga nag-member ngayon, umpisahan na. In Tagalog, tama na ang pagsasayang ng pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat. Nag-uumpisa pa lang si iFern. Gawin mo na! Now na! Kanina katabi ko si Telma, nagpapaalam. Sabi, sir, sa April 15, pupunta kami ng Dubai. Isang buwan kami ron. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yun yung sinasabi nating nag-uumpisa pa lang si iFern. Nasa Pilipinas pa lang tayo, 5 million a month na si Zach. Paano kung nag-international pa? Kung nagbukas na ang mga opisina sa ibang bansa? Kung 9 years ka nang mabagal sa iFern, 8 years, 6 years, 5 years, 4 years, 2 years, gumalaw ka na. Nag-uumpisa pa lang si iFern.
makakahabol ka pa. Kahit na napakalayo mo sa 5 million, I'm sure makakatulong ang 200,000 a month sa pamilya mo. I'm sure makakatulong ang 300,000 a month sa pamilya mo. Bilisan mo, galingan mo, sipagan mo. Three simple rules in life. If you do not go after what you want, you'll never have it. If you do not ask, the answer will always be no. If you do not step forward, you will always be in the same place. Yung mga leaders na nasa top 10 ngayon, na karamihan sa kanila sumali 2016, 17, 18, 19, 20. No? And kung if you will look back, ibang-iba na si Ifern kumpara nung sumali in 2016. No, I see Desna Serna there. We did our first, no? How do you say? Re-engineered, no? Yung relaunching ni Ifern. We did the first relaunching event of Ifern in 2016 dito rin sa Metro 10. Dito. No, that was a big event. Ang kotse na nandyan, Suzuki Ertiga. Yung unang leader na nag-car club, nakatakip pa yon, Suzuki Ertiga. Yung Suzuki Ertiga, mas mura pa sa mag wheels ng Ferrari ni Zach Lopez. Pero that time, nag-uumpisa si Ifern, malaking bagay na sa amin yung Suzuki Ertiga, nakatalakbong pa. Ngayon, itong season na to, team event po ito. No, we have Emperor Supreme to thank for hosting this event today. Yung mga kotse na nandito sa harap, isang team lang po yan, hindi yan buong kumpanya. Ganun na kalayo si Ifern. No, nalagpasan na natin yung pandemic. Okay? So, ito yung pinakahihintay in Tagalog. Kung di mo susubukan na makuha ang mga bagay na gusto mo, hindi sila mapapasayo. Tama? Simpleng-simple na yan. Hindi ko na siguro explain yan. Number two, makukuha mo lang ang sagot kung magtatanong ka. PM is the key. Okay? Kasi people always say, ay, hindi na siguro sasali yan sa Ifern. Ay, hindi siguro yan mag-active. Ay, hindi siguro yan interesado. Walang masama magtanong. Ito, one truth that I've realized, no, from managing networking companies since 2005. 17 years na akong nagpapatakbo ng networking company from Fern Incorporated to Ifern Corporation. And I will tell you, you will never know kung sino ang mag-a-active sa network mo. You will never know kung sino yung magiging leader mo. Yung akala mong asawa mo, ayaw na ayaw pala sa networking. Mas gugusto yung hiwalayan ka kesa yumaman kayo together. Yung kapatid mo na sigurado kang tutulungan ka, hanggang ngayon, pinagtatawanan ang Ifern business mo, sinisiraan ka pa. Yung kapitbahay, best friend, classmate mo, na lahat ng negosyong pinasok mo, sumuporta sa'yo, pagdating sa Ifern, ayaw na ayaw na ayaw na ayaw niya. Akala mo siya yung nalugi sa networking, yung pala may kakilala lang siyang nalugi sa networking. 35 years ago. Number three, hindi mo mararating ang gusto mong puntahan kung ang biyahe ay di mo sisimulan. Sobrang daming nagsabi sa akin, Sir, 1 million per month ang income na target ko. Pero buong buwan, ni isang direk wala. Sir, magkakaroon na ako ng luxury car.
Malapit na ang income niya, 30,000. Sobrang laki ng pangarap. Di naman kaya tapatan ng dugo at pawis at sipag. Sir, sumusunod ako sa sistema. Pagka kinumusta ko ang balita sa akin, nakausap ko si ganito, nakausap ko si ganyan, nakausap ko si ganon. Sabi ko, ilan yung pay-in? Ay sir, wala pa. Nag-uusap pa kami. Sabi ko, tangina, pag walang pay-in na naganap, chismis lang ang ginawa mo. Hindi ka nagnegosyo. Sa iFern, hindi binibilang ang effort. Resulta ang binibilang. Kung effort ang binibilang, ibang-iba yung top din natin ngayon. Puro mas mababa sa push pa more ang nasa top 10. Kasi binibilang nila yung effort nila eh. Nag-forward kaya ako ng 10 message kanina sa chat group. Nag-repost kaya ako ng 10 post sa Facebook. Diba? Para sa kanila, trabaho yun eh. Sabi ko, hindi trabaho, tawag dun. Tawag dun, sharing information. That's not doing business. Okay? Kung yung nagpo-post ka nga ng nagpo-post ka nga ng pagkain, nagpo-post ka ng kotse, nagpo-post ka ng sunrise, nagpo-post ka ng sunset, kumita ka ba doon? Oh. Bakit tatawagin mong trabaho pag nagre-post ka ng tungkol sa iFern? 'Di ba? Hindi trabaho tawag doon, posting lang 'yon. Sharing, nilalamanan mo lang yung my day mo. Hindi trabaho tawag doon. Hindi ka yayaman kung ang iFern opportunity ay tatanggihan. Ito, I can guarantee this. Kung hindi mo kayang yumaman sa iFern, hindi iFern ang may deprensya. Ikaw ang may deprensya. Lahat pinasimplehan na namin. Pruweba, no, murang produkto, world class, may award, no, poging presidente. Lahat binigay na namin sa inyo. Kung hindi kayo yumaman dito, sadyang tamad kayo. Sadyang gusto nyong maghirap habang buhay. The hardest thing to do is leaving your comfort zone. But you have to let go of the life you're familiar with and take the risk to live the life you dream about. Kung nangangarap ka, kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. In Tagalog, mahirap lumabas sa nakasanayan at nakaugalian. Pero pag hindi ka lumabas sa nakasanayan at nakaugalian, hindi ka makakalabas sa pagiging mahirap. Kailangan mong makipagsapalaran kung gusto mong yumaman. Ang dami kong nakausap, no? Sir, kasi pandemic, takot po kami. Di kami lumabas. Kasi takot kaming mahawa. Di ba kakagaling ko lang ng Morocco, no? We were invited by Brian Boy. Sino nakakilala kay Brian Boy? Si Ninang. Okay? So we were invited for his birthday celebration. Lahat ng kasama namin, puro mga verified sa IG. Verified, no? Ibig sabihin mga stars sila. 3.5 million followers, 350,000 followers, 250,000 followers, mga tunay na influencer. Yung mga pinaniniwalaan ng mga luxury brands. Gucci, Prada, Louis Vuitton, Hermes, no? Imbitado sila sa lahat ng importanteng event ng mga brand na to. We were with two, no? Magazine editors, no? Harper's Bazaar Germany and Vogue, no? Mga editor-in-chief kasama namin. Siling nagdidikta kung anong isusuot ng mga tao, kung ano yung magiging uso. So, you know, kung hindi ka lalabas sa nakasanayan mo, wala kang mararating sa buhay mo. Kami, no, we need to get out of our comfort zone to join, no, this group of very famous, no, very important people in the fashion industry because we want to take, no, the good news of iFern to the world also.
kailangan kami, lumabas kami sa comfort zone namin, sumama kami sa kanila. Alam nyo, ganito, nandun kami, everyday, syempre, picturean ang picturean, tapos everyday, pagdating ni Madam, pasabog. Breakfast pa lang, pasabog na yung outfit ni Madam. Lunch, pasabog. Dinner, pasabog. Pinaghandaan nila yung tatlong event. Now, we had a lunch in the desert. We have the welcome dinner. And then we have the birthday dinner. Pinaghandaan ng mga influencer yung tatlong event. Si Madam, breakfast, lunch, dinner, pinaghandaan niya. So, breakfast pa lang, taob na sila. Sumuko na sila kay Madam. Breakfast pa lang, oh my God, what are you wearing? Tapos nagpapapicture sila, pinopost nila si Madam. Okay? So, ang Pilipino, hindi nagpapatalo kahit saan. So, we can exceed wherever we want basta lumabas tayo sa comfort zone natin. Remember, mga important celebrities at influencers, 2 million yung followers, pero hindi umatras. Hindi kami umatras. Di ba? Laban kung laban. Eh kung pangit yung suot, eh di okay. At least, nag-try ka. Eh maganda pala. Humanga pala sila. Sila pa palang nagpo-post. Okay? So nakagulat, di ba? Yung 100,000 followers, si Madam yung ina-add. Yung 1,000,000 yung followers, si Madam yung ina-add. Di ba? Okay, so kayo ganun din. Sanay na kayo sa pagiging mahirap eh. Di ba? Sanay na kayo na walang makain, na sanay na kayo, anak, di natin kaya yan. Anak, wala tayong pera. Anak, saka na. Tama? Tama na. Baguhin na natin. Di ba? Nagawa nga nung mga nasa harapan ninyo, eh, ano bang narating ni Ken Kere dati? Well, there lang, di ba? Ano bang narating ni Zac Lopez dati? Di ba, call center? Oh, wala naman silang mataas na narating ha. Pero sa iFern, iba yung halaga nila. Sa iFern, iba ang halaga nyo! Sa iFern, mayaman ang tingin namin sa inyong lahat. Sa iFern, kaya nyong marating kung ano man ang pangarap nyo, tratrabahuhin nyo lang. Eto, siguro nakita nyo na to. Ulitin lang natin para meron kayong pag-usapan sa mga meeting after meeting ninyo, sa mga team training ninyo. Yan nakalagay, oh, comfort zone. No, you feel safe and in control. No, takot ka kasi lack of self-confidence. You find excuses. Be affected by others' opinion. Ito yung pinakamalaking sumira sa napakaraming pangarap ng ano, mamamayang Pilipino. Yung sasabihin ng ibang tao. I will tell you kung hindi silang naglalagay ng pagkain sa lamesa nyo. Kung hindi sila ang nagbabayad ng mga utang at babayarin ninyo. Walang kwenta ang sinasabi nila. Hindi sila factor sa pag-decide ninyo kung anong gagawin nyo, anong negosyo nyo. Ito, yung mga nakikinig na sa mga uplines at mga leaders, deal with challenges and problems, acquire new skills no, sa NDO and other training events, extend your comfort zone. Yun, yung learning zone. Okay? Yung tinuturuan kayo mag-LV, mag-Jordan, mag-Rolex, learning zone pa lang yun. No, ang rami ngayong lumalapit sa akin, sir, pwede ba mag-set ng appointment para sa team ko? Ang sagot ko na ngayon, no, starting 2022, meron bang kukuha ng Rolex dyan sa dadalin mo? Kung wala, walang kwenta. Nakausapin sila. Kasi ilang taon na akong kumakausap ng tao, Pag-usap, oo nga, ang galing ni Sir Tom, buti sinabi niyo, thank you. Pero paglabas, balik pa rin sa dating channel. Pero pag kumuha yan ng Rolex, kumuha yan ng luxury car, nagbago na, nandito na siya. Nasa growth zone na siya. Kasi find purpose, live dreams, set goals, conquer objectives. Nag-grow na siya kasi dati hindi niya ma-atim yung Rolex. Ngayon,
sumusunod siya sa sistema, nag-yes upline siya, nag-Rolex siya, nagbago na yung pananaw niya sa buhay. Nag-luxury car siya, inuna niya yung pangarap niyang bahay na 3.5 million na kachipan na 35 square meters. Alam niyo ba na yung bahay na mahirap mas mahal sa bahay ng mayaman? Compute niyo yung per square meter. Mas mahal ang bahay ng mahirap sa bahay ng mayaman. Dinadaan lang kayo sa maliit na size. Akala niyo mura, mas mahal siya. Okay, so you will only grow if you become fearless, you become open-minded to learn, come out of your comfort zone. Gawin natin simple sa kotse. Nag-umpisa si Zach dito, Mustang. Yung Mustang na pinakamura, yung four-cylinder, EcoBoost. Okay, tapos nag-upgrade siya. Dinagdagan niya, Mercedes-Benz. Ha? Tapos, huwag na natin kwento yung pickup mo kasi pinagalitan kita ron, di ba? Tinupad niya yung pangarap niya. Gusto niya ng pickup eh. Tapos nilaban niya sa car show. Nanalo naman. No? Yung 1. Ilan million? 1.8 ba yun? 1.8 bili mo? No, tama? 1.8. Tapos ginastosan mo mga 600,000 na accessories, di ba? 1.8 million binili niya. Tapos gumastos siya 600,000 na accessories. Yung kapalit trophy. Sabi ko, Zach, walang mayaman na ma-impress dyan sa kotse mo. Pag yung grupo mo 4x4, dun kayo sa putikan yan, meron. Pero sa larangan na negosyo, walang dating yan. Okay, so after that, I think he got a jeep, no? Jeep and a convertible na Mustang. No? Yung convertible na Mustang, mas malakas ang dating, di ba? Malayo dun sa Mustang na four-cylinder. Tapos, what did you buy? GTR na ba yung next? Yung Defender, yun. Yung Land Rover Defender, no? 7 million yung kotse na yun. First time ni Zach bumili ng kotse, cash. Kasi 7 million yung pera niya sa Metrobank pero hindi siya ma-aprubahan ng loan, ng car loan. Kaya sabi ko, may pera ka ba? Oo. Magkano? 7 million. O, yung pala eh, 6.8 million lang yung kotse mo. Bilhin mo ng cash. No? Sinampal niya ng pera. Diba? Gumawa siya ng manager's check. Ginulat niya yung banko. 7 million yung pera ko, paggawa ka ng MC. 6.8 million. Binayad niya sa kasa. Diba? Ay, di nawalan ng 6.8 million yung banko. Ayaw niya magpautang eh. Okay, so, napapansin nyo, level up ng level up. After the Defender, he bought a GTR, 10 million. Then he bought a Mercedes-Benz S-Class, 10 million. No? Nagregalo pa siya ng BMW sa tatay niya in between. Then he bought the Porsche, no? Porsche GT3 RS, 23 million. And then he bought the Ferrari, 27 million. Nakikita nyo yung pattern? Yung standard, tinataasan ng tinataasan. Hindi pwedeng bumili ka ng isang luxury car tapos 5 years na, wala ka pa rin nadagdag. Kasi walang mayaman na isa lang ang kotse. The same way, walang mayaman na isa lang ang Rolex. Walang mayaman na isa lang ang bahay. Okay, so level up lang level up kasi ganun magnegosyo. Kaya ito, in Tagalog, kung gusto mong umayos ang takbo ng kabuhayan mo, ayusin mo kung paano ka magtrabaho. You cannot expect the same result kung pareho lang yung effort na gagawin mo. Pag nag-umpisa ka sa iFern, ang trabaho mo mag-RBA. Then mag-NDO. No? Pag umabot ka na sa level ni Zach, hindi na RBA and NDO yung focus niya, special leaders training na. Nagbabago rin yung ginagawa, yung ginagampanan. Mag-level up ka, hindi uso ang pwede na, or else hanggang pwede na lang ang mararating mo. Kung humahanga kayo sa mga narating ng mga upline ninyo, kasi level up ng level up ng level up ang standard na kailangan nating pairalin sa buhay natin. Last Valentine's Day, no, nagkaroon tayo ng Luxury Car Club Valentine's Date.
May mga nag-sharing doon, nagulat kami. First time daw magkaroon ng Valentine's date sa buhay nila dahil sa iFern. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Hindi na pwedeng walang Valentine's date umpisa ng 2022. Kahiyaan na kung wala kang regalo sa misis mo in 2023. Kahiyaan na kung wala kang regalo sa mister mo in 2023. Kasi yun na yung bagong standard. Hindi pinapalampas ang Valentine's Day na hindi binabigyan ng importansya ang sinasabi mong pinakamamahal mo sa buhay. Tama? So lahat ng antas, negosyo, no, mga napamili, kotse, alahas, relo, yung paano makipag-usap sa leaders, paano manamit, paano magpakita ng pagmamahal sa partner mo. Lahat yan level up. Don't limit your dreams to pwede na. Diba? Tumahimik kayo lahat. Kasi karamihan sa inyo, yung pangarap nyo, pwede na. Hindi pwede sa iFern yun. Kasi ang downlines mo, nakatingin kung anong next na gagawin mo, kung anong next na bibilihin mo, anong next na pupuntahan mo, anong next na level ng income mo, anong next level ng rank na mararating mo. Kung gusto mong lumaki ng lumaki ang income mo, dapat lumaki rin ng lumaki ang pangarap mo. So, sinisenya sa nila ako, nagkamali pala tayo kanina. Meron pala tayong hindi na-awardan, no, sa Luxury Car Club. Buti na hihabol nila habang nandito pa ako sa stage. So, let us welcome our newest Luxury Car Club member, Zach Lopez! This is the end of the Money Talks.